pinadapitan Mayor Bullet Halosos at former Congressman Bong Suntay sa pagkakadawit sa kanila sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Ang kampo naman ni Dominic, kinundi na ang mga umano'y malisyosong pahayag ng kolumnistang si Christopher Min kaugnay ng breakup. Narito ang report. Makalipas ang kanilang hiwalayan ni Bea Alonzo, pumalag na sa mga issue ang kampo ng aktor na si Dominic Roque. Sa isang pahayag mula sa kanyang mga abogado, sinabi nila Dominic na kinukundi na nila ang mga malisyosong pahayag ng showbiz columnist na si Christopher Min tungkol sa hiwalayang Bea Dom. Anila, defamatory o nakakasira ng reputasyon ang mga pahayag ni Fermin. Isa na riyan ang pagkakaroon umano ng benefactor ni Dominic na isang politikong may-ari ng tinutuloyang condo unit ng aktor. Bagay na mabilis namang ikinabit sa pangalan ni Dapitan City Mayor Bullet Halosos. Ang totoo raw rito, long-time friend ni Dominic si Mayor Bullet at nangungupahan siya sa condo ng alkalde. Sa isa pa umanong hiwalay na vlog, may pahayag din si Fermin na umano'y nag-uugnay kay former Congressman Bong Suntay na presidente rin ng isang gas station brand bilang benefactor din ni Dominic. Dahil umano rito, nagkaroon na ng duda sa sekswalidad ni Suntay. Kaugnay naman yan, nilinaw ng kampo ni Dominic na wala siyang gasolinahan sa kumpanya ni Suntay. Sa huli, nilinaw rin ng kampo ni Dominic na kahit kailan, hindi sila nag-away ni Bea tungkol sa prenuptial agreement. Sa YouTube account naman ni Jay Ruiz, sa programang Jay Ruiz Talks at Sentro Artista, pinabulaanan ni Mayor Bullet at former Congressman Suntay ang mga haka-haka sa pagkakaugnay sa kanya kay Dominic. Kwento nila, mahigit isang dekada na silang magkakaibigan ng aktor. Nag-umpisa yan sa pagmumotor. Tutulungan kami, kaya nakakapagtaka na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon. Kinumpirma niya rin na inuupahan nga sa kanya ni Dominic ang kanyang condo unit. Sabay buwelta sa mga umano'y nagdadawit sa kanila sa issue. Sana naman, ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung condo, sugar daddy na ako bigla, di ba? So, hindi ba pwedeng nirent? Hindi ba pwedeng binibenta? Pinabulaanan din ni Suntay na binigyan niya ng gasolinahan si Dominic. Sadyang endorser lang si Dom ng gas station brand ni Suntay. Si Dominic yung naging celebrity driver. And then from there on, dahil alam mo, mabait si Dom, ginawa ko na rin siyang brand ambassador. Di man nila nabanggit si Fermin, pero idiniin nila Halosos at Suntay na kailangan may managot sa pagkakadawit sa kanila sa issue. So kami, pinatatawanan lang talaga namin, but at some point, no, kailangan talaga tumigil, and I think these people have to also be reprimanded. No? Bukas, nakatakda namang sumagot si Christopher Min sa mga buwelta sa kanya sa kontrobersiya. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K? Okay.